Magsitayo po ang lahat at ating pong dasalin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y nagdihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wikam. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo, Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya, yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangin mo kami sa pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian sa langit alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparaan una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparaan una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparaan una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan siya nawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon, nagpapatawad ng lubos. Inamin ko sa makapangyarihan Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa kawa
at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang iyong sumasambang sambayanan upang ang pagkapakasakit na kusa naming pinagtitiisan ay magdulot ng kabutihan sa aming kalooban at gawang mapagmalasakit sa aming ugalit-asal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi ng Panginoon kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo nga ang mga pinasasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. Aabuti ng 3 araw kung lalakarin pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag. Gugunawin ang Ninive pagkaraan ng 40 araw. Naniniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtaligod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninive, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit ng sako, at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga-Ninive, ito'y utos ng hari ng kanyang mga pinuno. Walang kakain isa man, wala ring iinom maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos, magbago siya ng kanyang pasya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na ituloy ang paggunaw sa Ninive. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karunghan. Dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang paghahariin. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Hindi mo nais ang mga paghandog
sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat dapat, ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Magsitayo na po ang lahat. Magsisi tayong mataos, alinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y dumulog at manumbalik na lubos. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ang lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilarawan ng mangyari kay Jonas. Kung papaanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninive, gayon din naman, magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon, ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghukom ay titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit. At mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Patuloy ang ating paglalakbay ngayong Kuwaresma, nakaisang linggo na po tayo mula nung tayo'y nagpapahid ng abo bilang tanda ng 40 na paglalakbay natin kasama si Jesus Nazareno patungo sa krus ng ating kaligtasan. Sa Ebanghelyo nakita natin, hindi kaiba ang mga tao sa atin.
Nung panahon ni Jesucristo, naghahanap ng tanda ang mga tao. Hindi ho ba't minsan o kadalasan naghahanap din tayo ng tanda sa Diyos? Marahil sa mga nagsisimba rito, sa mga nagdarasal at nagsusumamo, humihiling kayo ng tanda kay Jesus Nazareno upang kayo'y gabayan, upang kayo'y tulungan sa inyong paglalakbay sa buhay. Ngunit kadalasan ang tanda nating hinihiling ay kababalaghan. Hindi po masama ito sapagkat di lang minsan din gumawa ng kababalaghan si Jesus Nazareno. Ngunit, katulad ng sinabi niya sa Ebanghelyo ngayon, ang pinakatumpak na tanda na inihalin tulad niya ang kanyang sarili ay kay Jonas. Marahil ay alam ng ilan sa inyo ang kwento ni Jonas. Siya'y sinugo ng Diyos sa Ninive, ngunit nung una'y tumanggi siya. Kaya nga't siya'y lumipat ng direksyon at nung nagkaroon ng bagyo at siya ay sinisi ng mga tao, siya'y itinapon sa dagat. At tatlong araw, siya'y nasa tiyan ng balyena. At pagkatapos ng tatlong araw, siya'y lumaya at bumalik sa Ninive at nangaral ng pagsisisi at pagbabago. At narinig natin sa unang pagbasa kung papaano nung narinig ng mga taga-Ninive ang pangangaral ni Jonas ay nagbagong buhay sila. Nagsisi sila. Sa makatwid, ang tanda ni Jonas ay pagsisisi at pagbabagong buhay. Hindi gumawa ng milagro si Jonas. Siya lamang ay nangaral. Siya lang ay nagpaalala. Siya ay nagpabalik sa Diyos ng mga tao. Mga kapatid, ito rin ang mensahe sa atin ni Jesus Nazareno. Opo, nagdarasal tayo ng maraming bagay, pagpapagaling sa may sakit, paghihilom ng mga ugnayan, na mag-asawa, na magkakapatid. Nagdarasal tayo sa biyaya ng ating kabuhayan. Marami tayong ipinagdarasal. Mabuti po iyan. Ngunit, tandaan natin ang pinakapakay ng pagpunta ni Jesus Nazareno ay tayo'y maligtas, na tayo'y ilayo sa kasalanan, na tayo'y makatanggap ng buhay na walang hanggan. Kung papaano si Jesus Nazareno, katulad ni Jonah, ay itinapon, pinahirapan, tatlong araw na nawala, si Jesus Nazareno'y bumabalik upang ihatid sa atin ang awa ng Diyos. Mga kapatid, ang tunay daw na paghahanda sa milagro ng Diyos ay ang matanggap muna ang pagpapatawad ng Diyos. Ang tunay na paraan para matanggap ang mga himala ng Diyos ay ang matutunan munang tanggapin ang mabuting balita ni Jesus Nazareno. Si Jesus Nazareno na pumapasa ng kanyang krus. Si Jesus Nazareno na hindi tinanggap ng mga tao nung panahon niya. Si Jesus Nazareno
na patuloy na nagmamahal at nag-aabot ng tanda sa atin. Lalo na ngayong panahon ng Kwaresma, kung naririnig mo sa konsyensya mo ngayon, magsisi ka, bitawan mo na ang mga kasalanang sumisira sa buhay mo. Bitawan mo na ang mga ugnayan na sumisira ng buhay mo. Kung ngayong Kwaresma, naririnig mo sa iyong budhi, sumunod ka sa akin, pasanin mo din ang iyong krus. Tahakin mo ang katotohanan, kabutihan, magpatawad ka na, matuto kang magbahagi at umunawa. Kapag naririnig po natin yan sa ating budhi, nararamdaman na natin ang tanda ni Jesus Nazareno. Mga kapatid, kadalasan, hindi sa kababalaghang mga bagay nangungusap si Jesus. Kadalasan, siya'y nangungusap sa ating budhi, sa ating konsyensya, sapagkat ang unang inaalok sa atin ng Panginoon ay pagsisisi, paghingi ng tawad sa Kanya at pagbabagong buhay, sapagkat ang pinakamalaking biyaya ni Jesus Nazareno ay kaligtasan. Sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Araw-araw, nagpapadala ka ng tanda sa amin. Araw-araw, nangungusap ka sa amin. Araw-araw, tinatawag niyo po kaming magbalik loob, magsisi, magbagong buhay, sapagkat mahal na mahal niyo po kami. Pinasan niyo ang krus, tiniis niyo ang hirap dahil nais niyong iligtas kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, buksan niyo po lagi ang aming puso upang aming makita, marinig at matugunan ang mga tandang ibinibigay mo sa amin araw-araw. Mahal na pong Jesus Nazareno, pagpalain niyo po kami. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, natuklasan ni Jonas na hindi maaring takasan ng Panginoon. Tumawag tayo ngayon sa Diyos Ama upang hingi ng biyaya ng pagbabagong buhay. Ang ating tugon, Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging puspusan sa kanilang pangangaral ng mensahe ng Diyos tungkol sa pagsisisi. Manalangin tayo. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ang panahong ito, naway maging pagkakataon ng pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Tulad ng mga mamamayan ng Ninibe, naway itakwil natin ang masasamang gawi at lumapit sa Diyos na may kababaang loob at pagsisisi. Manalangin tayo. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ang mga may sakit,
Naway makadama ng kapanatagan at pagmamahal mo sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama namin lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Tahimik nating idulog sa Diyos ang iba pa nating mga kahilingan. Ama namin, ibinibigay mo ang simbolo ni Jonas bilang pahiwatig ng pagdating ng iyong anak. Kung papaanong simula sa kawalang hanggan ay niloob mo ang kanyang muling pagkabuhay. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong mga kaloob ay aming inihahain upang aming sambahin ang ngalan mo. Mapagsaluhan nawa namin ito sa pakikinabang bilang tagapagdulot ng iyong walang maliw na kagalingan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ng panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong ipinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Tuwing tayo nagsisimba, idasal natin na lagi nating marinig ang tinig ni Jesus Nazareno na tumatawag sa ating magsisi, magbalik loob, at magbagong buhay. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung matigas ang aming ulo, matigas ang aming puso, kapag ayaw namin magsisi, kapag ayaw namin magpatawad. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Nagbabalik loob ako, Jesus.
announcement, ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na March 2, Webes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, iwiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hindi mo kami pinagsasawaang pagsaluhin sa iyong banal na piging. Ipagalaw mong pakinabangan namin ang iyong lakas at buhay na walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po uli sa inyong pagpunta dito sa ating simbahan sa Quiapo. Salamat po sa inyong tulong sa ating simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala dito ng bigas, delata at iba pang pangayuda sa ating mga kapwa na nasalanta at nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay naghahatid sa atin sa misyon, sa pagmamalasakit at pagtulong sa ating kapwa. Ipagdasal po natin ang bawat isa, lalo na ngayong Kuresma. Tandaan natin ang krus ni Jesus Nazareno, ang dakilang tanda ng Diyos. Sapagkat sa krus, tinatawag tayong magbalik loob, magsisi, magbagong buhay. Sa krus, hinahandog sa atin ni Jesus Nazareno ang awa at biyaya ng Diyos. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan nang may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin.
nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.